Hello, I hope you're doing fine. Welcome to the last part of my conversation with Chris, where we talk about the new normal. While it can't answer every question there is, we hope you're able to take away some perspectives that could help you move forward. And now, onto the video. Ito actually last question na, and parang two questions siya. Sige. So, sino sa tingin mo yung pinaka-apektado ng new normal at paano natin sila matutulungan? Ano ba? Di ko alam kung ano eh, kung paano ko siya ika-classify. Pero I think yung ano, we call it class C and class D, di ba? Sa community. Mm-hmm. Yung mga umaasa lang sa, ano ba? How do you define that ba? Or classify them? Yung mga workers na, or let's say minimum income and below minimum income wager natin. Yun yung directly hit. Actually, marami din na hindi sila employed. For example, may nakilala ako this quarantine. Ang talagang pinagkakabuhayan lang niya is pagmamassage. And because of the community quarantine, hindi siya allowed na lumabas kasi he's from one area at ang mga customers niya nasa, kunyari, area B. So, hindi siya pwedeng tumawid basta-basta. So, apektado siya. Nagre-renta lang sila. Ang mahal ng renta, yun lang talaga yung source of income nila. So, kumbaga, naawa ako. Though, another thing that I've observed is, may mga tao ding hindi affected. Same level ng buhay niya. Pero, hindi ko alam eh, natuwa sa SAP, pero yung SAP naman, pinagsasabong, pinangiinom, pinagsusugal. Hindi ko alam, minsan naman pa question ako, sabi ko, wow, at ito yung mga taong reklamador na pag kulang yung ayuda ng gobyerno, nagagalit. Pero meron din namang ka-level nila na siguro hindi ko alam kung ganun lang talaga sila mag-isip na ewan ko, namumuhay din naman ng tama, pero mas nahihirapan sila. Yun yung mas nakakaawa. Ako naman, as much as possible, kung anong kaya nating itulong, tumutulong naman tayo. Yun lang. Eh, syempre, limited lang din naman yung kaya natin itulong dahil hindi natin mga millionaire. So, yun. Actually, yung guy na yun, pabalik-balik na siya sa bahay every now and then, every week, I think. Nag-check, kumusta? And then, of course, nagtatanong na rin if there's something na, kumbaga, pwede kung itulong sa kanya, kapalit mo ng pagmamassage, yung mga ganun bagay. Syempre, nakakaawa. Yung family niya, umaasa lang din sa kanya. Yun. At tapos, two is yung minimum income wager at yung tinatawag natin mga frontliners. Frontliners especially kasi parang wala silang option na to say no eh. Hindi, kailangan mong pumasok frontliner ito eh. At ang nakakaawa din, may mga frontliners tayo na hindi masyadong supported ng current system natin sa government. Diba? Katulad ng nurses, nakikita mo. And this is true ha, sa Cebu, yung gamot na tinuturok pala is just 6,530. Tapos yung isang hospital, ang benta niya yun is 80,000. Pero wala man lang dagdag na allowances or mga risk allowance something para sa mga nurses na yun. So, yun, naawa lang din ako. Yun, that's my thought. So, assuming that there are no rules na whatever you say will happen, ano kaya yung pwede nating gawin para matulungan yung mga tao na yun? Ang pagtulong naman eh, hindi nakadepende sa laki. Diba, kung ano yung kaya mong iabot-abot mo. For example, ako, luckily, nabiyayaan tayo ng mga sardinas, ng 5 kilos na bigas during ng ECQ. And since binigay sa atin yung 13th month pay ata. Basta may assistance din tayo galing sa company natin. So, what happened was, nakabili na ako ng isang sakong bigas at that time. Plus, meron pa akong tatlong tigpa 5 kilos. Yung tatlong tigpa 5 kilos na yun, hindi talaga namin na-consume. So, ang ginagawa namin, yun yung tinutulong ko dun sa ano, kasi sinasabi kong lalaki na pumupunta rito, sa iba pa. Yun lang. Tapos yung mga sardinas, yun, binibigay natin. Kung ano yung kaya natin talaga na itulong. Hindi naman necessarily na
pera or malaking bagay or malaking halaga. Kumbaga kung ano yung kailangan ng tao, yun yung yun. Tapos if you have more ways of helping them, another thing is kung yung kuya na yon na sinasabi ko rin, wala siyang cellphone, isa lang isa sa bahay nila, nag-iisa lang yung cellphone nila. Lahat ng communication goes through that cellphone. So ang ginagawa ko, sabi ko, kuya, hirap na hirap siyang maghanap ng customer, eh di ba pumamassage lang yung katangi-tanging source of income nila. So ang ginawa ko, sabi ko, oh, sige, ako na mag-post sa internet about your massage service, yung home service na massage. Tapos bahala na kayong sumagot dun sa mga questions or queries nila. Ano, I think that helps a lot para sa kanya makahanap at ma-sustain yung ano, pangailangan nila. So again, it's wala sa value, wala sa basta kung may maitulong katulong alang. Ganun. Nice. Okay. So, yung sa akin naman, sino yung pinaka-apektado ng new normal? Ito yung mga, regardless of the class, ito yung mga taong nakadepende sa physical touch yung work, pamumuhay nila, mm-hmm, yung livelihood. Yun nga, case in point, yung masahista. So, kailangan mo talagang mag-physical contact para mamasahe yung tao. Another thing, another example, yung mga transportation. Mm-hmm. Mga jeepney drivers, bus drivers. So, kailangan mo talaga magtawag ng pasahero, magtatabi-tabi sila para yung pamasahe nila sumapat para dun sa, hindi ko alam kung anong tawag nila dun. May technical term sila dun, basta yon. Parang target, quota, whatever. May ano yun eh, may... Yung costing yung, ba to? Hindi, may tawag sila dun eh. May... basta yung target nila, kumbaga hindi ko alam yung term, pero yun, ano, yung target nila sa isang araw. Aside from, ano, yun, boundary? Ayun, yun yung term, yung boundary. Okay. Yung boundary nila. Yung mga taong yun, yun yung pinaka-apektado para sa akin. I'm just speaking of, ano ah, financially. Like, ibang usapan pa yung emotional, yung mental health, ibang usapan pa yun. I'm just, ano, yung sa practicality. Mm-hmm. So, yung trabaho, yung mga ganong trabaho, ano pa, entertainers, yan. So, ang daming nagsara na kung ano-anong establishments. Mm-hmm. Dati malalaki, pero in the blink of an eye, nawala sila dahil sa COVID-19. Correct. So, sila yung mga apektado. And assuming na walang rules, siguro, ang naiisip kong idea, paano sila matutulungan, kailangan magkaroon tayo ng way para magtuloy-tuloy yung economy natin without physical touch. Or with as minimal contact as possible. So yun nga, virtual. Mm-mm. Kung kaya, kung entertainer ka, kung kaya mo mag-concert online, then go. Pwede. And, ayun. And then, yung transportation, medyo mahirap, pero kahit pa paano, may mga vehicles naman sa mga kalsada natin. And then, yung government, kumbaga, kasi meron silang power na wala tayo. Halimbawa, correct, meron silang kakayahan na gumawa ng batas. Halimbawa, yung mga nag-work from home, may tax incentive sila, parang yung internet costs, pwedeng ibawas sa taxable income. Parang ganun. Mm-hmm. I'm not saying anything to be final, pero yun lang yung naiisip ko in my head na pwedeng gawin. Kumbaga, you incentivize those things na makakatulong para no physical touch. Hindi naman sa dinidiscourage natin yung mga onsite na nagtatrabaho, pero yung end goal lang is wag tayong maglapit-lapit para yung virus hindi kumalat. Correct. So actually, yun na yung tanong, unless may mga gusto ka pang sagutin or may gusto ka pang itanong sa akin. Ano, so far, ano yung mga challenges na na-encounter mo? Yung challenge na na-encounter ko, yung wala ako masyadong nakakausap. Yung, kasi ngayon ko lang na-realize yung value ng face-to-face interaction. Mm-hmm. Kasi anti-social talaga ako by nature. Pero hindi ko siya na-realize kung gaano
hindi ko na-realize kung gaano kalaking part siya ng day-to-day ko hanggang nawala siya. Ganun. Okay. Ang dami kong sana pala, kinausap ko na lang si ganito nung kaya ko pa. Sige, ano pa yung question? Ang challenge sa akin, well, I'll just share yung biggest na fear ko. Yung tito ko na ano siya, positive sa COVID-19. Nagkaroon ako ng fear bigla na sabi ko, ako yung mabiblame dito. Kasi, kumbaga, tito ko nandito, tapos yung mga kamag-anakan namin na sa provinces, I contacted them, tapos sabi, since ikaw yung nandyan, pwede bang ikaw na lang yung ano, maiksuyo kami sa'yo? Ikaw na muna bahala, ikaw na muna tutulong. And I asked them, ano, papa-hospitalize ba natin to? Papa-confine ba natin? And I was told na huwag muna. As they give me tips. Yun, nagkaroon ako ng biggest fear na sabi ko, yung isa din kasi sa mga kaibigan ko, in 2 weeks lang, or less than 2 weeks nga eh, hindi na kinaya, binawian siya. Tapos yung nagkaroon na nag-positive yung tito ko, doon ako, ano, sabi ko, oh my God. Sabi ko, today, this week is the first week. After a week after possibility is possible siya mawala. Sabi ko, ah, my God, ang hirap. Yun yung pinaka-challenge sa akin. Tapos, paano ako pupunta doon? Actually, sa bahay lang muna siya eh. The same house as you? Hindi. Okay. He lives in a different house. Tapos, ako nga napag-utusan na dalhin yung mga kakailanganin niya for medical care. Okay. Tapos, diba daw, bawal ang physical touch. Kahit naman hindi sabihin bawal, ayoko din kasi ayoko mahawa kasi ayoko. Oo. Yun yung pinaka-challenge sa akin so far sa quarantine na to. Anong hirap. Pero, hindi ko alam kung isi-share ko dito. Pero, ano siya, nag-survive siya. Kahit okay. Na hindi siya na-confine. As in, kulong lang talaga sa bahay. Tapos, may mga na-discover kasi sa provinces na medications na ano eh, nakatulong talaga. Actually, tatlo na sila kasi dalawa from Cebu. Ganon din yung ginawa na medication. Tapos, kaya nung nangyari sa tito ko dito sa Metro Manila, hindi na rin siya pinaconfine kasi pag confinement nga naman, naabot ng milyon. So, ayun. So, sa awa ng Diyos naman, na ano naman silang lahat. Nag-survive silang lahat. Iba-iba din naman kasi yung tao. Some have like better immune systems than correct. Others. Uh-huh. Mm. At saka kung na-hospital siya, ano eh, baka, syempre, hindi lang siya yung pasyente doon, di ba? Awawa na. I think it's for the best, lalo na kung okay naman siya, di ba? Correct. Ayan. Alright. So, okay na ako. Ikaw ba? I'm good. It's nice to ano to have a discussion like this. Diba? Ano din ako, parang maganda yung nakakarinig ka ng ibang perspectives maliban sa iyo. So lumalawak yung horizon mo, nagkakaroon ka ng idea kung ano yung nakikita ng ibang tao with their own eyes. Mm-hmm. So parang nag-grow ka din in a way. Thank you Chris so much. So sa uulitin. All right. Thank you din. You have a good night. Sige. Carry na, besh. Pwede okay. Na i-stop. I-stop ko. Tapos, set up lang ako saglit, tapos tawag ulit ako. Sige. Nagre-record pa siya, beshi. If you like this video, give it a thumbs up and let me know what you think in the comments. Also, if you're interested in seeing more content like this, make sure to hit that subscribe button as well as that notification bell so you're always updated whenever I upload new content. Thanks for watching and have a great day.